Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season, walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season, Rapido Alan Season. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga, makabayan. Muli naman pong sisingkaw sa simpapawid ng inyong rapidista, Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno, maging pribado, manasangot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaguntan, pakipagtalakin, pakipagbalangkasan, pakipagtalastasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Kayo po'y nakikinig, mga kabayan, dito lamang po sa walang kakwenta-kwentang palatuntunan. Rapido ni Alan Season po. Dito lamang huyan sa IWRR, ang International Web Radio Rapido. Kumusta ho kayo, mga magsasaka? Noong 2007, mga kabayan, naalantad na ho yung kartel sa sibuyas, bawang, paminta, luya at marami pang iba, mga kaibigan. Ano? May kartel ho. Yan ay noong 2007. Alam na ho natin ho yun. Maraming beses, mga kaibigan ko, na pinangalanan ho sa Kongreso yung reyna daw ho ng kartel, mga kaibigan. Ipinangakong ipakukulong siya sa kasong smuggling, hoarding, at pagmanipula ho ng presyo ho ng pagkain. Wala naman ho nangyari, mga kaibigan, ipangako lamang ho yun. Kaya kapag ganyan ho nangyayari, mga kaibigan, tila sinasabi ho, yung mensahe ho dyan, tila may nag-aalaga ho dun sa rena ho ng kartel. Ganun ho, wala ho nangyari, mga kaibigan, kung sino man ho'y binabanggit na rena ng kartel. Ngayong sumipa na naman ho ang presyo ho ng puting sibuyas. 400 pesos ho kada kilo. Mula sa 120 pesos, mga kaibigan, ay 400 pesos na ho kada kilo. Yung palusot ho, mga kaibigan, ng bureaucrats ng Department of Agriculture, sinasabi, walang nagtanim nito sa La Union, Pangasinan at Nueva Ecija. Yun ang sinasabi. Imposible na mawala nagtanim. Maging dito sa Pangasinan, mga kaibigan, sinasabi, wala daw ho nagtanim. Diyan ho sa, kwan, sa Sibuyas Town, Bayambang. Hindi ako naniniwala na wala nagtanim ng puting sibuyas, mga kaibigan. Mayroon. Sa halip, mga kaibigan, sinasabi ho, pulang sibuyas lang humano, yung itinanim, kinapos ho ang supply sa puting sibuyas. Ang pagkakaiba kasi ng puting sibuyas, mga kabayan ko, at saka dun sa, kwan, sa pulang sibuyas, malamis-lamis ho yung puting sibuyas. Yun ho yung ginagawa hong onion ring na isinasaw-saw lamang ho dun sa harina at tapos ipriprito, mga kabayan. Pwede na hong maulam, pwede na hong mapulutan. Matapang-tapang kasi yung ano, yung pula. Yun ay para sa amin, yung matapang-tapang na sibuyas. Yun ho. Nung araw ng bata ho ako, mga kaibigan, ginagawa ko singkamaslaang yan. Yung sibuyas, yung pula, ginago kong singkamas nung bata ho ako. So, ngayon ho, mga kaibigan, laliman naman ho sana ng Department of Agriculture bureaucrats, yun hong investigasyon. Unang-una ho, mga kabayan ko, hindi pa ho panahon ng pagtatanim ho ng puting sibuyas. Pinupunla ito tuwing Nobyembre, yun ang totoo. Tuwing November, ipinupunla pa lamang ho yun hong puting sibuyas. Kung manakanaka na lamang ho ang ulan, mga kaibigan, at papalamig ang klima, yun, dun ho sila nagpupunla. Yun hong
Puting sibuyas, inaani ho yan sa buwan ho ng Enero at saka Pebrero. Ganyan ho anihan ho dyan. Eh, kaya sabi ko, eh, kailangan ho din eh, mapag-aralan ho ng Department of Agriculture, bureaucrats, yung cartel. Ha? Eh, nag-i-smuggle do tayo. Hindi lang ho puting sibuyas, hindi lamang ho pulang sibuyas. Hanggang bawang ho, ini-smuggle do yan, mga kaibigan. Eh, kumikita ho sila ng malaki, mga kabayan ko. Tapos sasabihin nila, wala daw paninda dito sa atin. Hindi. Nabubulok ho, mga kabayan. Yung mga sibuyas ho natin, papano? Eh, yung mga nasa merkado, hindi mabagsakan kasi inunahan na ho na makasabwat ho sa smuggling. Kaya yung mga ating sariling pananim ay hindi ho nabebenta, mga kabayan. Yun ho yung racket ho dyan, mga kaibigan. Eh, sa legal na imports at smuggling, mga kaibigan, nagpapapasok ho ang kartel ng bulto-bultong sibuyas mula sa China, Korea, maging sa Europa, mga kaibigan, nakakakuha ho tayo ng kwan dito ng sibuyas. Iniimbak ito sa isang malamig na area, mga kabayan ko. Di aircon ho yan. Tapos unti-unti hong ilalabas ho yan, ibebenta ho sa merkado. Ganyan ho ginagawa. Eh bago mag-ani ho ang mga magsisibuyas ho natin, eh mas lalo hong nagpapapasok, mga kaibigan, yung kartel mula sa abroad. Sinasabayan na ho yung mga balilit ho natin magsasaka. Aba, eh punyemas. Eh kung ganong ginagawa, pinapatay ho ninyo yung ating mga sariling magsasaka. So what's the use of helping our farmers, Mr. President? Kung hindi ho natin mabantayan ang kartel laban ho sa kanila. So we are knocking, Mr. President, sa inyong opisina. Eh tignan ho ninyo ito. Anyway, you are not only the president. Kayo ho ay Secretary of Department of Agriculture. This time siguro ay makita ho natin. Sila ho ay masuportahan ho natin. Na sila naman ho ay makapagbenta ng tama ho pagdating ho sa merkado. Eh binabaha ho, mga kaibigan, ng puting sibuyas ang merkado. Eh galing naman ho sa abroad. Hindi ho galing sa atin. Eh ganyan ho, ay napakahirap ho. Palugi na ho kung magbenta ho, mga kaibigan, yung mga kababayan ho natin. Eh mabawi man lang daw yung kanilang puhunan, eh okay na kaysa malulugi. Ektar-ektar yung sibuyasan, mga kabayan. Eh yun hong ini-spray na abono, mga kaibigan. Eh hindi ho ano, eh hindi ho nababawi. Eh paano ho ba yan? Eh dapat eh magkaroon ho ng mahigpitang pagbabantay ang atin hong Department of Agriculture. Eh hindi yung ganyan na laang. Matagal na ho, mga kaibigan, na nilahad. 2007 nakalahad na ho yan na meron hong kartel sa mga sibuyas, bawang at iba pa, mga kaibigan. Eh nanggagaling ho sa abroad. Itinatago ho yan. Lahat na lang pagkakakitaan ho. Itong mga punyetang walang pakundaan ng mga smuggler, mga animal, kaya di pa kayo namatay. Tuloy-tuloy kayo sa paggapi ho sa ating mga farmers. Iniisip ninyo, kayo yumaman, pero yung mga farmers ho natin, na inaasahan ho natin, na sila ang nagsusupply ng ating kinabubuhay, eh pinapatay nyo naman ho sila, mga buwisit kayo. Eh paano baga? Eh kung ganyan hong sitwasyon, mga kaibigan, eh hindi na ho mabubuhay ang ating mga magsasaka ho niyan. Rapido, Alan Season. Eh maghunos dili ho kayo. Hindi yung napakalakasunin yung ano eh. Manghulimbat. Hindi ho magagawa ng mga kasabwat ho sa cartel, mga kaibigan. Without bas-bas mula sa opisyal ho natin o mga opisyal ho natin. Eh dapat ho eh, hindi lang kayo ang maging masaya. Dapat pati mga farmers natin, tindera ho natin, masaya. Eh ang nangyayari ho eh, nasusulo ho ninyo eh. Eh kung minsan ginagawa ho nila, mga kabayan, sila na ho ang namamakyaw ho sa murang halaga. Papakyawin ho ng mga magkakartel. Yun hong sibuyas o lasuna o puti man yan o pula, bawang, etc. Papakyawin na ho nila sa murang halaga.
Tapos sila ngayon na magbebenta ng napakamahal, mga kaibigan. Pagdating sa merkado, malit na lamang ho ang tubo ng tindera. Malit na lamang. Sapagkat malaki ang bagsak ho. Malaki ang presyo pagdating ho sa mga dambuhalang mga kartelista. Eh, masagwa ho, masagwa. Eh, hindi ho tama ho yan. Tignan ho ninyong maigi, Mr. President. Eh, maawa ho kayo sa ating mga kwan, sa ating mga kababayan na mga farmers. Eh, yung mga farmers na yan, halos di na makapagpaaral ng anak. Eh, nangangarap din ang mga farmers na darating ang araw, magre-retiro din ho sila at may papalit ho sa kanila. Ang gusto nila, maranasan din ang buhay ho na marangya. Sa iba yung dagat, sa abroad, mga kaibigan, kapag ikaw ay farmer, ikaw ay tinitingala. Dito sa atin, ang liit ng tingin ho natin sa mga farmers. That is very wrong. Sa abroad, pag sinabi mo, profession mo ay farmer ka, farmers ha, farmer ka, ala, ikaw ay tinitingala, ikaw ay nire-respeto ng todo. Mayaman kang dating mo. Dito sa atin, kuminsan itong mga farmers natin, magsasaka lang po ako. Ano magsasaka lang? Huwag nyo lalangin ang profession ho ninyo. Ang tingin nyo, kaya gusto, itong mga to, ang gusto nila, maging nag-opisina yung kanilang mga anak kasi ang tingin nila, hindi nadudumi ng kamay. Eh hindi, hayaan nyo yung nadudumi ng kamay at hindi nadudumi ng kamay. Eh mas marami kayong yaman sa buhay. Kayo ho na mga farmers. Okay? Eh maghunos dili ho kayo. Tignan ho ninyo kung paano ho natin may tataguyod ho ng maayos ang ating mga farmers. Walang pakundangan pag nanakaw eh hindi ho maganda yan, mga kabayan. Kawawa ho ang ating mga magsasaka.